Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo. Nung ako'y ituro mo, Dog. Welcome back to my channel. Okrrr! Ganda ka? We, di nga. Kung maganda ka, mag-subscribe ka na! Okrrr! Paulit-ulit na okrrr, nakakasawa na, no? It's been a long time coming, but I'm here now. Okrrr! So, yan na mga katok. Mga siguro 2 weeks na akong walang post. Usually nagpo-post ako ng videos ko. Weekly ako nagpo-post ng video, pero ngayon parang 2 weeks na akong walang post kasi medyo busy lang. Busy. Just. So for this week video, tuturuan ko kayo kung paano gamitin yung V8! Yay! Which is, hindi niyo naman siguro kailangan ng tutorial na to para malaman gamitin to. Kasi pag nahawakan niyo na to, automatic alam niyo na kung paano gamitin to. Super dali lang mga katok. So, if in case lang na kailangan niyo ng tutorial or kailangan niyo matuto gamitin, eto, tuturuan ko kayo. Or bago pa lang kayo bibili, so curious kayo kung paano gamitin to. So ngayon mga katok is, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin to. It's very easy. Napakadali lang po nito gamitin mga katok. Of course, kailangan mo ng condenser microphone. Ano naman gagawin mo dito kung wala ka namang microphone? Iuntog mo sa ulo mo? Just kidding. So mga katok, so as I said, kailangan nyo ng microphone. So nakaset up na ang ating microphone. Pasensya na sa setup ko kasi wala akong proper place para ilagay siya. So nakalagay lang siya dito. Dito ko lang siya sinet up sa may ano ko. Sa may ring light ko. Tinali ko na lang siya dyan. Tinali. Tinali ko na lang siya. Dito ko na siya kinonek kasi wala akong proper setup. So ayan. Ito siya yung condenser natin. Connected na siya. Wire na lang ang kulang. So, balik tayo sa V8. So, ito na nga yung V8 natin mga katok. So, ito yung itsura ng V8 na sound card natin. Sound card V8. Para mag-live stream or something, mag-recording, chuchu. So, sa V8 mga katok, ito yung pinaka-importante ng mga lines na ito, mga tawag dito, saksakan na to. So, yung saksakan natin, meron tayong live 1, live 2. Meron tayong accompany, instrument, charger, yung charging, kung saan siya sinacharge, yung earphone, at saka headset. Pareho lang nga tayo yung headphone, at saka yung headset, at saka earphone. Tapos yung condenser microphone natin, ito. Tapos, pwede rin gamitin dito yung ano, yung dynamic microphone na usually ginagamit natin sa bahay. Pwede siyang i-connect dito. Kung gusto niyo siyang i-connect pang video, okay, pwede nung gamitin to pang video, ganyan. Karaoke, pwede to. Kasi meron siyang para sa microphone na yun. Meron tayong mga buttons dito. Mga, tawag dito, pindutan sa Tagalog ba? Anong pindutan ng buttons? Basta, mga click. Mga pindutan. Meron tayo yung volume ng mic, yung volume ng microphone. Nandito po yung volume ng microphone. Tapos echo, nandito po yung echo kung ano gaano yung gusto niyo yung echo niyo, kung gusto niyo super echo or walang echo. So mamaya ipaparinig ko sa inyo kung paano siya mag-work. And then meron tayo dito, meron mga treble, bass, record, music, monitor. So parang sa paggamit ko nito, kakagamit ko lang nito actually. So parang wala rin namang silbi kung wala rin namang kwenta. Walang kwenta. Naka full volume lang sa akin to lahat. Ginamit ko siya sa Bigo. So kapag maliit lang yung isa dito, hindi ka naririnig. So yun. Kaya pinul volume ko lahat para rinig na rinig ka talaga. So, yun ang na-learn ko. Kailangan i-full volume mo lahat. Full volume lahat to. Lahat to. Pero itong monitor na to, ito yung nagmo-monitor sa lahat ng muse, lahat ng sound sa cellphone, sa instrument, sa microphone. So, kapag binaba mo yung monitor na to, mawawala lahat yung music.
ito yung nagko-control sa lahat ng ano ng sounds. Kasi itong music naman, ito yung accompany instrument. Meron naman siya dito mga clickbait. Mga buttons naman dito na nagpapalit ng boses. Ito yung electro voice na naging para kang robot, electro something. Ito naman yung pitch bend, ito yung nagpapaboses sa'yo ng ganon. Tapos magic voice, may shockwave, may MC, may dodge. Tapos ito naman yung mga sound effect mga katok. So meron tayong mga sound effect dito. So parang sa napansin ko sa iba't ibang V8, mayroong iba-ibang ano, iba-ibang sound effect ng mga V8. So ito yung mga akin is iba-iba rin. Paparinig ko rin sa inyo later itong mga sounds na to. So mayroong music dito, so baka hindi ko naiparinig sa inyo, baka ma-copyright tayo. Itong so, V8 na to is chinacharge lang siya mga katok, so kailangan lang siya i-fully charge pag ginagamit niyo. So kapag i-charge na siya, magre-red light lang to. Tapos kapag full na siya, mamamatay yung ilaw. So ibig sabihin, pag wala na ng red light, ibig sabihin full na siya. So it's ready to use na, it's ready to go. So yes, let's try this now. So first, kailangan i-connect natin yung sa live one. So sa live one lang tayo kasi isa lang yung live natin. Kung gusto niyo mag-live ng dalawa or like gusto niyo mag-live sa YouTube tapos gusto niyo mag-live sa Facebook, so pwedeng gamitin niyo ng dalawa, live one, live two, kung dalawa yung cellphone niyo or yung laptop. So live one, live two. So ako gagamitin ko lang recording ngayon sa vlog na to, so live one lang. And para naman sa accompany instrument natin gagamitin ko is yung laptop ko. Sa YouTube ako mag-ano ng kanta. So, i-connect natin yung wire. By the way, pagbili nyo nito, may kasama na siyang dalawang wire para sa dalawang live or para sa instrument accompany. So, kasama na ito mga katok at saka yung charger niya. Yun lang yung kasama nito pagbili nyo. So, ito, nakakonect na siya. Kukonect na natin yung instrument sa laptop. Connect. So, i-ano na natin yung microphone. Saksak na natin siya, yung condenser natin. So, ito na mga katok yung saksakan ng condenser. So, saksak natin dito sa condenser microphone. So, how to turn this on? Kailangan mo lang i-long press ng power para mag-on siya. So, ayan na, on na siya. Naka-blue light na siya. So, ibig sabihin, naka-on na siya. So, it's ready to use. So, mga katok, kailangan nyo din ng headset or earphones. Kung may malaki kayong earphones or ano, wala akong malaki earphones. So, yung headset ko na lang gamitin ko. So, isasak natin dito sa lagayan ng earphones. Para marinig mo yung boses mo dito sa hello. Hello. So, right now, naririnig ko yung boses ko sa microphone, from the microphone. Kayo hindi nyo naririnig. Ako lang nakakarinig. Naririnig ako dito pero iba yung pagkarinig niyo. So, let's do this. So, ito, isasaksak ko to sa cellphone para marinig yung voices ko na ginagamit ko dito. So, right now, I hope naririnig niyo ako. Naririnig ba ako? Hello? Just. So, ngayon mga katok, connected na yung microphone natin sa ating cellphone for recording. So, as you can hear, naririnig yung voices ko. So, let's add an echo. Ito pa pag may echo na siya. Hello? Hey! Sup, yo! So, ayan na mga katok. Depende kung anong gusto nyong lakas ng echo nyo. Wow! So, ito na yung maximum na echo natin. So, ito yung nasa middle lang na echo. Ito yung walang echo. So, yeah. So, as I said, lahat ng sound buttons dito is naka full ano, full maximum volume na siya. So that's why. So ganito lang yung parang gusto kong echo pag kumakanta ako para medyo naririnig ko nang maganda yung boses ko. Kasi hindi maganda yung boses natin pag kumakanta, so kailangan ng konting echo. Ha. So subukan natin mga talk ng mayroong accompany ng instrument or kahit na music sa YouTube. So, YouTube ang gagamitin ko ngayon sa my laptop. As you can see, kanina pinunek ko siya. So, subukan natin. Minaliwala niya ako dahil sa'yo.
Nawala na ng saysay ang pagmamahal. Okr. So ito na nga siya mga katok. Narinig nyo na yung sample ng music nyo. So ngayon susubukan natin yung iba't ibang ano instrument na hindi ko kasi mapakita yung ano yung kasi yung wire hindi siya may taas. So basahin nyo na lang. So ito yung electro. Hello? Hey. So normal lang na boses ang gamit ko ngayon pero yung naririnig nyo is kaiba. So isa pa. Hey. Yan, naiba rin siya. Ito yung electro button. So hi. So narinig nyo pa iba-iba. Meron siyang iba-iba yung electro. Marami siyang iba-ibang mga major. Ito siya mga ang daming major. Ano to mga major army sa ata to. Mga army ata to ng BTS. Ang dami-dami ng major. So yun. Mga 6 atang major yun or 9. Basta. Ano nila, explore nyo na lang yung ano nyo, yung V8 nyo pag nakuha nyo na or pag sinusubukan nyo na. So dito naman tayo sa pitch bend. So, hi. Ito yung usually na ginagamit nila kapag sa comedy. Nahihirapan ako pag gamit ko to kasi feeling ko nalulunod ako. Para ako nalulunod. Napaka-weird na naririnig ko yung boses ko na ganito. It's so... Para akong sinasakal. So, eto naman yung ano, o ito naman, para akong si John Lloyd. Lloydie. Vasha! Oh my God, Vasha! Para rin akong sinasakal dito. So, eto yung malalim. Ang sakit pakinggan sa tenga. Para ako lang... Hindi ko ma-explain. Experience din ito kapag ginamit nyo. So yun, meron siyang tatlong iba-ibang boses. So ito naman tayo sa magic. Yung magic, parang wala rin namang pinagbago. Parang nalagay ka lang sa hall. Yung voice mo parang nasa hall ka lang. So ito yung Shockwave. Walang pinagbabago. Parang, hello? Ha? Walang nagbago? Tapos MC. Wala rin pinagbago. Parang nasa hall ka lang. Mga kababayan, iboto niyo po ako sa darating na election sa 2022? 2022, diba? So, kung kailan man yun, iboto niyo ako. So, yung Dutch naman. Dutch, yo. Parang wala rin nagbago. Parang parehas lang yung MC, Shockwave, at saka Dutch. Yeah. So, eto naman yung mga sound effect niya. So, sa tenga. Sampal. So, sampal. Sampaling kita eh. So, eto pa. Yung totoo, aso ba yan? Yung may kisos, ito yung awkward. Tapos, merong minions. So, hindi ko alam kung mayroong mga copyright ang mga music na yun. So, yun na nga mga katok. Narinig nyo na or nakita nyo na kung paano gamitin yung V8. So, kung bibili kayo ng V8, bili na kayo. At ngayon, alam nyo na kung paano gamitin. As I said, hindi nyo na kailangan ng tutorial para malaman nyo kung paano gamitin siya. Kasi kapag nakita nyo na, nahawakan nyo na, it's automatic na alam nyo na yun. Dali-dali lang po mga katok. So, salamat sa akin kasi tinulungan ko kayo. Just comment down below kung if you want to learn anything else para subukan natin gawin sa ating next vlog. So, yun na nga mga katog. Ganun na nga gamitin yung ating V8. So, I hope may natutunan kayo. And if you like this video, please do like, share, and subscribe. Click na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa aking mga susunod na videos. Off. Bye!
Sana mata iyo ko na miso di ayaw mo marinis o di akal.